Good day everyone! Welcome sa ating new lesson. So sa isang lesson, sa isang video, we discuss about dividing a polynomial. So we use long division and synthetic division. And now we are also going to discuss, in this video, we're going also to discuss one way on how to identify remainder. Diba? Sa ating previous lesson, using long division, ma-identify natin yung remainder, yung pinaka-last na result or yung pinaka-last na number doon sa process is the remainder. Also, in synthetic division, sa pinaka-last na column, sa pinaka-baba, yun din yung ating remainder. Now, in this video, we're also going to discuss isang way on how to identify the remainder. When we evaluate a polynomial. So, in this lesson, you will learn a new method of finding the remainder when a polynomial is divided by x minus r. You will also learn a method of determining whether or not x minus r is a factor of a given polynomial. Before that, you first need to recall your lessons on evaluating polynomials. So I think you have also learned this during your grade 9 on evaluating polynomial, or grade 8 yata. Hindi masyado ako sure kung anong grade nyo na discuss ito siya. So ganito lang. Example, meron tayong P of x is equal to x minus x cube plus x squared plus x plus 3. So, ito yung table natin. Ito yung mga values ng x. So, ang values ng x natin, negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. So, ang gagawin lang ninyo, para ma-evaluate natin yung polynomial, ang gagawin lang ninyo, lahat ng value ng x dito sa P of x, papalitan lang ng value ng x. Example, when x is equal to negative 2, so, lahat ng x dito sa polynomial na ito ay papalitan lang siya ng negative 2. So, magiging ito siya, p of negative 2 is equal to negative 2 cube plus negative 2 squared plus negative 2 plus 3. So, para makuha natin yung ma-evaluate na natin siya, so, you need to follow the procedure. So, i-ano lang natin. Simplify. Ito siya, negative 2 cube is negative 8. Tapos, ito naman, negative 2 squared is 4. 4 ba? O, say 4. Tapos, ito, plus mo. So, maging negative na yan siya. Tapos, just copy 3. So, negative 8 plus 4 is negative 4. Negative 6. Negative 6 plus 3 is negative 3. So, the answer here is negative 3. So, you may continue answering this one. Pwede nyo sagutan ito. When x naman is equal to negative 1, so, lahat naman ng x dito, given ito, papalitan lang siya ng negative 1. So, I have here the answer. So, when x is equal to negative 1, the answer is 2. Tapos, when x naman is equal to 0, so magiging 0 ito, 0, 0. So, ang naiwan na lang is 3. 3. So, when x is equal to 1, the answer is 6. When x is equal to 2, the value of p of x is 17. Okay? Continue natin. Ito. So, letter B naman, panibago na naman na polynomial. Ganun din ang gagawin ninyo. Palitan lang siya lahat ng x dito sa given ito. Palitan lang siya ng values ng x. When x is equal to negative 2 naman, so, meron tayong sagot dito. Ang sagot is, you may double check. Pwede niyong gawin dyan sa inyong mga bahay. Pwede kayo magsagot. I-change lang ninyo yung values ng x.
So you can use your calculator para mas madali siya. So when x is equal to negative 2, the answer is negative 6. Negative 6. Tapos when x is equal to 0 is 18. Tapos 30. Tapos ito naman is 78. So yung activity ang gagawin na natin. Ano ba yung gagawin natin sa activity? The activity tells us to decode the message. So, para ma-decode natin, kunin natin yung mga equivalent. Ano ba equivalent? Negative 3 is C. 2 ito, O. 3, saan ang 3? Yun, M. 6, P. 17 is A. Tapos negative 6 S. Another negative 6 S din. 18 ito I. Tapos 30, ano 30 ito? O. Tapos 78 N. So the message is, ano ba message? Basahin natin. Compassion. Okay, compassion. So, yan yung ating message. Yan yung message. Okay, so ganun lang siya. Ganun pang-evaluate ng polynomial. Evaluating polynomial when the value of x is given. So, ito ang activity din ito siya. Puzzle ito siya. So, yung more examples natin, i-discuss na lang natin sa isang video. So, this one is an overview lang ng ano yung mga dapat nating malaman. So, this topic is focusing on the remainder theorem and the factor theorem. Okay. So, remainder theorem. So, ano ba ang remainder theorem? So, dito, sa remainder theorem, meron tayong ipoprove. Iprove natin yung remainder theorem. Directions. Fill in the blanks with words and symbols that will best complete the statement given below. Suppose that the polynomial P of X is divided by, so matandaan nyo ito, ito yung sa long division natin ba? Ito yung polynomial divided by E divisor. Binomial yung kanyang, binomial yung divisor as follows. So, diba? Yung polynomial divided by the divisor is equal to the quotient of x plus itong r is the remainder over the divisor. Ito yung na-discuss natin sa long division. Paano siya isulat yung final answer natin. Sige, may fill in the blanks pala dito. Okay, if P of x is of degree n, then Q of X is of degree. So, when we say degree, ito yung exponent, diba? Yung highest exponent ng polynomial. So, kung ang P of X naroon natin is degree N, yung kanyang degree is N, then yung quotient is of degree, malala nyo, ang sagot natin is, diba, nagsasubtract tayo ng isang exponent. So, ibig sabihin, ang sagot dito is, nagsasubtract kasi tayo ng isang exponent. So, magiging n minus 1. Okay? So, we have also discussed the remainder r is a constant because the degree of x minus r is 1. So, the degree of the remainder has to be less than 1, making it 0.
So now, we will, ano ba tawag dito? We will prove the statement. Yung statement natin kanina, that the polynomial of p of x is equal to x minus r times qx plus r. So, ang reason natin ito, maalala nyo ba yung proving ninyo during your grade 9? Is a two-column proving. So, dito, ipoprove natin siya. So, statement number 1, p of x is equal to x minus r times qx plus r. So, ang reason natin dito is given polynomial. So, ito daw yung given polynomial natin. Ano napansin niyo dito? Ano nangyari dito sa x? Okay, ang ginawa is pinalitan yung x ng r or nag-evaluate. Tawag dito, nag-evaluate siya ng polynomial. So, ang reason natin dito is substitute anong gini-substitute natin sa x? So, pinalitan ang x ng r. Next, we have p of r is equal to 0 times qr plus r. So, bakit siya naging 0? Anong reason natin? Bakit siya naging 0? What is the reason? The reason is because r minus r is 0. So, yung reason natin dito is r minus r is equal to 0. And the last one is p of r is equal to r. Ang tawag dito, ang reason natin dito is multiplication. Any number, any quantity, any expression multiplied to 0, that is equal to 0. So, multiply by 0. The reason is multiply by 0. Kasi i-multiply mo yan siya. 0 times QR, 0. So, 0 plus R, R. So, ito na yung ating na-prove na natin yung P of R is equal to R. This previous activity shows that the proof of the remainder theorem. So, ang remainder theorem, ano ba ibig sabihin ng remainder theorem? Ano bang sinasabi sa remainder theorem? If the polynomial P of X is divided by X minus R, the remainder R is a constant that is equal to P of R. So, ito yung maging equation niya. The remainder is equal R, capital letter R is equal to P of R. Thus, there are two ways to find the remainder when P of X is divided by X minus R. That is, ito. Use synthetic division. Pwede kayong gumamit ng synthetic division para makuha nyo yung remainder. Or you can calculate or evaluate. Ito P of R, ito yung evaluation. Evaluate natin yung polynomial. So, pwede tayong mag-synthetic division. Pwede tayong mag-evaluate. Or pwede kayong gumamit ng long division. So, similarly, there are two ways to find the value of P of R. Substitute R in the polynomial expression or yung pag-evaluate or use synthetic division. So, tingnan natin kung yung R ba, yung remainder, capital letter R, ay equal ba siya sa P of R? Example, find the remainder when x, 5x squared minus 2x plus 1 is divided by x plus 2. Solution. Sige. Using the remainder theorem. So, sa remainder theorem, gagamitan natin siya ng substitution. We're going to evaluate. So, using the remainder theorem ito, so, yung given natin is P of X, ito yung polynomial natin,
p of x is equal to 5x squared minus 2x plus 1. So, ito yung ating polynomial. So, paano ito? Ano, bakit r is equal to negative 2? Ito, galing yan siya dito. Maalala nyo yung sa synthetic division natin, para makuha yung value ng r, kunin lang natin yung opposite ng ito, opposite nito. So, the opposite of this one is negative 2, tama? Or, para mas madali, di ba, in-equate natin siya sa 0. Equate natin sa 0, so x is equal to negative 2. So, yung x is our r is equal to negative 2. So, yan na siya. So, ang gagawin natin, i-evaluate na natin siya. P of negative 2 is equal to 5. So, lahat ng x dito sa polynomial natin, papalitan lang natin siya ng negative 2. So, 5 is 5 times negative 2 squared negative 2 times negative 2 plus 1. So, the answer is 25. So, therefore, the remainder when P of x minus 5x is equal, P of x is equal to 5x squared minus 2x plus 1 is divided by x plus 2 is 25. So, the remainder is 25. Tingnan natin, ito yung using the remainder theorem. Tingnan natin kung equal ba siya sa synthetic division. So, using synthetic division, so, maalala yung synthetic division, ang kailangan lang natin is coefficient ng polynomial. So, first is 5, ito coefficient niya, tapos negative 2, tapos 1. Tapos, itong divisor natin, which is negative 2, kunin na lang natin yung opposite nito or equate natin siya sa 0. So, ganun, bring down the first term, first number here, tapos multiply natin, negative 10, tapos add, negative 12, tapos multiply, 24, tapos add, 1 plus 24 is 25. So, equal. Equal yung ating remainder. When using the remainder theorem and the synthetic division. So, yun yung sinasabi sa remainder theorem. That P of R is equal to R. So, equal talaga sila. Example number 2, ganun din. Example number 2, find the remainder when P of x is equal to 2x to the 4th power plus 5x cubed plus 2x squared minus 7x minus 15 is divided by 2x minus 3. So, yan. Ganun din yung ginawa niya. So, itong 2x minus 3, magiging ganito kasi yan, 2x minus 3. Para ang ito kasi ginagawa ko, i-equate ko na lang siya sa 0. So, 2x is equal to 3. Tapos, divide natin both sides by 2. So, 3 halves. So, yun yung ating divisor. Yun yung r natin, 3 halves. So, lahat ng x dito, papalitan lang siya ng 3 halves. So, the final answer is 6. So, the remainder is 6. Ito. So, using synthetic division, ganun din ang sagot. The answer is 6. Pero ito siya, may kulang pa dito na process. Kasi pag i-convert natin dito siya into polynomial or mag-supply tayo ng excess, hindi siya mag-match dito, diba? So, ang gagawin dyan, matandaan nyo, since may denominator man na 2 dito, mag-divide tayo dito. So, these 2 will become 1. These 2 will become 1. Itong 8 will become 4. Itong 14, 7. Tapos, 7. Tama? So, same na dito. So, 1 man ito siya dito. 4, 7, 7. So, hindi na siya i-divide. Hindi na i-divide yung remainder. So, yan yung ating remainder. So, yun yung sa remainder theorem. P of R is equal to R.
Now, let's proceed to the factor theorem. Ano bang sinasabi sa factor 2 theorem? The polynomial p of x as x minus r as a factor if and only if p of r is equal to 0. Or in other words, we can say, pwede natin sabihin na yung isang yung divisor is a factor, ito divisor is a factor of a given polynomial if and only if yung remainder niya is equal to 0. Halimbawa, tingnan natin yung mas klarong example. Halimbawa, meron tayong number na 18. Meron tayong number 18. Sige. Pag yung 18, dinivide ko siya, dinivide ko sa 9. 18 divided by 9 will give us 2. Wala siyang remainder. Walang labis, walang kulang. Tama? So, ibig sabihin, yung 9 natin na divisor is a factor of 18. Pero kung ganito yung example, 18 divided by 5, magkakaroon tayo ng remainder. Meron siyang remainder na 3. May sobra siyang 3. So, we can say that 5 is not a remainder. Is not a factor of 18. Hindi siya factor ng 18. So, ganun yung pinaka-basic. Ganun yung pinaka- a basic na example ng factor theorem. So, we can say that the divisor is a factor if and only if the remainder is 0. So, example, show that x minus 1 is a factor of 3x cubed minus x squared plus 3x plus 2. So, kailangan natin ipakita na yung x minus 1 daw is a factor. So, paano natin siya mapakita na factor siya? Dapat mapakita natin sa any of the three methods, pwede kayo mag long division. Actually, pwede kayo mag long division. Pwede kayo mag-evaluate ng polynomial or pwede kayong gumamit ng synthetic division. So, dito sa example na ito, ginamitan siya ng evaluate. In-evaluate na lang nila yung polynomial. So, using the factor theorem, we have P of 1. So, the opposite of negative 1 here is 1. So, P of 1. So, that is 3 times 1 cubed minus 8 times 1 squared plus 3 times 1 plus 2. So, ito na siya. 3 minus 8 plus 3 plus 2. So, the answer is 0. So, since P of 1 is equal to 0, then x minus 1, ito siya, is a factor. So, factor siya. Kasi wala mang remainder. The remainder is 0. Walang labis, walang kulang. So, ibig sabihin, x minus 1 is a factor of 3x cubed minus 8x squared plus 3x plus 2. So, depende sa inyo kung saan kayo convenient hanap ng remainder. Pwedeng using the factor theorem. Pwede kayong gumamit ng evaluating polynomial. Pwede kayong mag-synthetic division. Pwede din kayong mag-long division. So, try daw natin gamitan siya ng synthetic division. So, the values here is 3. Yung coefficient, negative 8. 3, 2. Diba first, tingnan natin kung na-arrange ba siya in descending order of powers. So, descending order man siya. 3, 2, 1. So, wala mang missing term. So, wala tayong dapat i-insert na 0. So, the divisor is 1. So, bring down 3. 3 times 1, 3. Tapos, i-add siya. That's negative 5. Negative 5 times
1, negative 5, tapos si add negative 2, negative 2 times 1, negative 2, and 2 plus negative 2, 0. So that the remainder is 0. Pwede kayo gumamit ng long division, pero ang long division is not advised na gamitin kasi medyo matagal. Kaya nga sinabi, tinawag siyang long division. Medyo matagal. Kasi nilalagay mo pa yung mga variables. So, ang kailangan lang kasi natin is yung remainder. So, pwede ng evaluating polynomial or using synthetic division yung gagamitin natin. So, yun. Yun na yung ating lesson for this video. So, we talk about the remainder theorem and the factor theorem. Ang sinasabi sa remainder theorem, P of R is equal to R. So, the same lang sila. Pareho yung sagot. So, P of R, evaluating polynomial, is equal to R, which is the remainder. Tapos, sa factor theorem naman, sa factor theorem, the polynomial P of X as X minus R as a factor if and only if P of R is 0. Or, in other words, yung ating remainder is equal to 0. So, yun ang tatandaan nyo. Pag yung, pag yung remainder natin is equal to 0, then we can say that the divisor, yung nag-divide doon sa polynomial, is a factor. Kasi wala mang sobra. Factor siya ng given polynomial. So, yun lang for this video. I hope may nakuha kayong mga ideas about remainder and factor theorem. And also, we also have the review on evaluating polynomial. So, sa other video natin, magkakaroon tayo ng various examples on finding the remainder and identifying whether the divisor is a factor or not. So, thank you and have a good day, everyone.